Mel, sa kanyang muling pagharap sa Senado, binaligtad na ng dating pulisa si Arturo Las Cañas sa mga pagtanggi niya kaugnay sa umano'y Davao Death Squad. At hindi na lang si Paulong Duterte ang kanyang isinasangkot sa mga umano'y patayan sa Davao City, kundi maging anak nitong si Vice Mayor Paulo Duterte at si PNP Chief Bato de la Rosa. Tinutukan niya ni Jam Sisante. Humingi agad ng paumanhin sa Senado si retired SPOT Arturo Las Cañas sa hindi pagsabi ng totoo nang unang humarap sa Senado. Inalala raw niya ang kaligtasan ng pamilya, lalo't mga malalapit na pulis kay Pangulong Duterte ang nagsabi sa kanyang magsinungaling. If ever you are forced to present yourself, deny everything. That is the instruction of SPO4 Sonny Benaventura. And I said, yes, of course. The reason, I fear for the life of my loved ones. Kung ang layunin ng inyong extrajudicial confession ay mapanagot sa ilalim ng batas si Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad, marapat lamang na maliban sa iyong salaysay, may maipakita pa kapang bukod at ibang ebidensya. Kung wala, ay maaring masayang lamang ang oras ng mga tao dito. Sabi ni Las Cañas, mula sa paghahabol at pagpatay sa kriminal, may ilang pagkakataon na inuutusan din sila ng anak ni Duterte na si Paulo, na Vice Mayor ngayon ng Davao City. May inarbor daw sa kanila si Paulo, isang charlatan na may KTV sa Davao at usap-usapan, pero walang patunay na sangkot sa illegal na droga. May pinasabay daw si Tan sa shipment ni Paulo ng mga furniture mula China. Suspecha raw ni Vice Mayor Paulo noon may droga, kaya inutusan daw si Las Cañas sa sundan. Pero nang dumating ang shipment, bigla na lang daw inarbor ni Paulo si Tan, dahilan para raw sumama ang loob ni Las Cañas. Dahil ang dalawa sa kanyang mga kapatid na nasangkot sa droga, pinapatay niya sa labis daw na katapatan sa kampanya kontra droga ni Pangulong Duterte. Tumawag si Vice Mayor Pulong, ang sabi niya sa akin, arbor ko na lang ni bro. Ako na bahala kay Charlie. Dito nagkaroon ako ng maraming iniisip. Siguro kung hindi ako gumawa ng isang maling judgment call sa mga kapatid ko, kung inarbor ko din ang mga kapatid ko, baka buhay pa ngayon, pwede pa lang mamili. Samantalang ako, nakalubog ang dalawang paa ko sa impyerno dahil sa pag-impose ko sa campaign ni Mayor Rudy against illegal drugs. Nang minsan daw may makaaway si Paulo sa kalsada, pinahanap din daw ito kina Las Cañas. Sabi niya, hindi. Bahala kayo dyan. Tinuluyan namin. So ang sinabi niya, bahala na kayo dyan. Anong pagkakaintindi mo dun sa bahala na kayo dyan? Eh, dahil hindi niya sinabi na dalhin sa istasyon, di kami na lang ang papatay. Maging si PNP Chief General Bato de la Rosa na na-assign noon sa Davao, alam daw ang ilan sa lakad nila. Tulad ng operasyon laban sa isang Taiwanese na kaalitan ni Charlie Tan na kaibigan ni Paulo. Pinatay daw nila Las Cañas ang Taiwanese kasama ang dalawang Pinoy sa utos ng bodyguard ni Noy Mayor Duterte na si SPO4 Sonny Buenaventura. Sinabi raw niya ito kay de la Rosa. Ang comments ni Bato sa akin, parang elimination of competitors. Ang sa isip-isip ko, hindi pala lingid sa kaalaman namin, nagiging mga pot soldiers kami ng mga drug lord. Sabi ni Las Cañas, may higit kumulang 200 tao siyang napatay. Kabilang dyan ang pagpatay ng grupo ni Las Cañas sa 11 Chinese na sangkot sa illegal drugs. Inoferan daw si Las Cañas ng pera ng mga Chinese para pawalan. Hindi raw pumayag si Digong Duterte, kaya pinatay ang 11 Chinese. Si Mayor Rodi ang nakausap ko. Ang sabi ni Mayor, huwag kang kumagat sa patibong nila. May pera tayo. Ubusin nyo na yan, and then after that, tawagan mo si Sonny. Inisa-isa ni Las Cañas ang mga sinabi na niya sa presko noong February 20 na nasa affidavit niya. Sa raid sa bahay ng isang Alan Tancho sa Davao, nag-umpisa raw tawagin ang grupo nilang Davao Death Squad. Ang pagpatay sa pamilya Patahasa o Patasaha kasama ang buntis itong asawa at 4 na taong gulang na anak. Ang pagpatay kay June Bersabal at sa isang dance instructor na nanloko raw sa kapatid na babae ni Digong.
Sigurado rin daw si Lascanya sa si dating Mayor Digong Duterte ang nag-utos ng pagpatay sa radio commentator na si Jun Pala. Mismong si Duterte raw ang nag-abot kay Lascanyas ng 1 million pesos bilang bonus sa pagpatay kay Pala. Ang mga sinasabi ni Edgar dito sa Senado is para sa akin, 90% ay tama. Hindi lang niya ma-elaborate ang iba dahil compartmentalize siya sa operasyon namin. Hindi niya masisisi yung mga senador na nagdududa lahat, di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, di ba? Jam si Sante nakatutok 24 oras.